siento claro. And this is really what I said. Go out and hunt for them. Arrest them if they're willing to surrender. But if they offer a violent resistance, and you think as a police arresting officer, your life may be in jeopardy or danger. That's really what I said. If you destroy the children of my country, if you destroy my country, I will kill you. A weak leader. Pilipinas ang ating sitambayan na sinilangan. Tahanan ng ating lahi at ang mga hinirang madaming dugong dumanak. Sa mga digmaan sapagkat gusto tayo sa kumpin ng mga tayuan. Dahil sa kayamanan na tinatagong kagandahan. Sariwang hangin at matataas na kabunduhan. Pero bakit wala na ang paraiso na tanawin? Iba na din ang siwi ng dating sariwang hangin. Bakit Pilipinas ay maruyang pinabayaan? Madami ang nagnakaw sa kaba ng ating bayan. Yung ibang nagsiupo at pumasok sa palasyo. Mas inintindi yung pera kaysa magsebisyo. Sinong ating lalapitan kapag merong kailangan? Meron pa bang pinuno na tapat sa katungulan? Anong silbi ng batas kung merong pinapanigan? Pasensya na kayo, ito po'y opinion lamang. Ibangon natin ang Pilipinas. Sa kahirapan tayo'y magsumikap. Ibangon natin ang Pilipinas. Dahil Pilipino ay masisipan. Maraming Pilipino na nagugutuman. Pero walang pake ang ating mga kababayan. Kawawa naman yung mga taong nahihirapan. Na inaapit din yung tukso na mayayaman. Pagdating ng eleksyon, kanya-kanya ang galawan. Yung iba binibili kabuto sa taong bayan. Saan na napunta yung tinatawag na batas? Kung patuloy dumadami ang kurakot sa Pinas. Nakakalungkot ang isipin, pera na nagpapaikot sa bawat mga tao. Handa nilang alipinin kahit kapwa Pilipino. Dilaw, puti, asul ang kulay ng ating watawat. Ang hirap sa ating bayan, kailan ba matatapos? Mga kababayan natin, palo makakaraos. Makaguluhan sa atin ay hindi matapos-tapos. Ano man ang iyong kulay, iisa ang ating lahi. Balang araw sa gitna ng ulanan, lilitaw ang bahagari. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Hello. Magandang araw sa inyo, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Happy Friday, or thanks God it's a Friday. Alright, March 22, 9:23 PM dito sa Pilipinas. Anong oras na sa inyo? Okay, like, and share po tayo, mga kababayan. Akala ko hindi tayo makapag-live, ah. Naka-live na ako kanina. Hindi ko alam kung bakit hindi naka-live doon sa sa OBS. Ang cool, ang gulo, eh, no? Parang bulbul, eh. At syempre pa, shoutout po sa mga nandito na, eh. Shoutout po sa inyong lahat. Hi. Syempre, huwag natin kakalimutang hanapin ang ating inaasahan o pinapangarap na Josefina Gonzaga. Thank you so much for your first pakulay. Magandang araw ng Biyernes po sa inyo lahat. At syempre sa mga nandito na, thank you sa pag-like and share
Sa mga hindi pa dyan nakapag-like, abay, gawin na natin yan. Baka magawa pa ng iba. Diba? At shoutout syempre sa kay YouTube, Maris Pelon, Rolaida Arcilia, Major Zetsu, Julmina Ismael, Lee Chen, Alfred A. Arnel Ibanez, Josephine Gonzaga, Delilah Charlton, Pedro De Loyola, Jing AJ, Mitchang, sino pa ba eh? Si Mitchang, saan na yun? Mitchang Maribel Ragu, Raguro, Pura Concepcion, from Ligawalbay, JRM, Fox Queen, Don Pulobi, Elias Pangga, 2024 YT Official Channel. At nandyan si Joel Isla, Cotillion May. Nandyan din si Florencio Tabirao, Janet Elan, GAJ Pinay Cyprus. Ayan, siguro taga Cyprus yan. Ano? Okay, so Chrissy Brooks, sila, magandang gabi. Freddy Guzman, Darwin Diasis. At syempre, Josephine Gonzaga, Mirna Lim, Joyce Lilagan, Clarice Connect Me, Hope Brent, Marlon Sungkad, Bahar Angela, Nomar Pastor, Sandy Escolano, Delsen, Juanita Bilira, Nori J.M., Romeo De Lovino Jr., Nancy Dion Sai, good evening po, watching from Hong Kong. Ayan. O, wala ba kayong mga lakad ngayong Friday? Wala ba kayong disco-disco? Mag-happy-happy naman kayo. Hindi lang puro nood-nood ng face ng YouTube. Bigyan nyo ng konting kaligayahan ng sarili nyo. Pagkatapos itong live stream natin, mag-party kayo, ha? Mag-bar kayo. Marazol Gubaton, hello, from Hong Kong. Ram Reg, magandang gabi. Tin Pamintuan, nakita ko kanina na sana nawala yung comment nyo. Cherry Pie, watching from Singapore. Yan. Sandy Escolano. Ano daw yung bansa na pag binabanggit mo or sinasambit mo yung pangalan ay hindi nasasara yung bibig? Ano daw yung lugar or bansa sa mundo na pag sinabi mo yung pangalan ng bansa na yon, hindi magsasara yung bibig mo? Mababanggit mo pala siya na hindi mo sinasara yung bibig mo. Ganon. Sino pa? Sige nga. Majo La Chica, Virginia Foruya. Hello, magandang gabi. Sara Marine, yan. Ano daw yung bansa na kahit nakabuka ang bibig mo ay mababanggit mo yung pangalan? Okay, katulad nga sinabi natin kanina, ang lugar na po pwede mong banggitin na hindi nagsasara ang bibig ay ang Hong Kong. Katulad ng kinaroroonan ni April Canlas na taga Hong Kong. Yan. Tingnan nyo. Ah, hindi, Rolaida Arcilia, Osaka. Osaka. Hindi. Pag sinabi mo yung Osaka, Osaka. Di ba? Gagalaw yung labi mo eh. Pero pag Hong Kong, yan. Pag Hong Kong, di ba? Hindi, kahit ano eh, pag binanggit mo yun, kahit di mo pagalawin yung bibig mo. Hong Kong, di ba? Hindi gumalaw yung bibig ko. China, wala, gumagalaw eh. Canada, mga galaw eh. Pero pag Hong Kong, di ba?
Hindi gumalaw yung bibig ko. Ah, tama na yan. Shout out kay Nelson Babalan, Ronald Pablo, Benny Ampuon, Sia Zenpai, Carolina Alano, Jing AJ, Geraldine Inoue, at Sky Azur. Nandyan si Super Mario B, Corazon Austero, Mary Ann Marcela. Yung kanina, si Lynn Uno ng Davao City at syempre si Ninita Carilla ng Cagayan de Oro City. Yan. Carolina Alano. Joel Isla, Hong Kong. Tama ka. Sinabi ko na eh. Siya Senpai, long time no here. Yan. Sabi yan ni Siya Senpai pala. Lee Chen, long time no here daw. Corazon Austero, Dan Like na po Sir MJ, watching from Hong Kong. Yan. Okay, shout out po sa inyo. At ano nga ba pag-uusapan natin ngayong gabi? Update tayo kay Tevez. Update tayo kay Congressman Arnie Tevez, mga kababayan, na sa mga pagkakataong ito ay nasa kamay na ng batas o ng mga kapulisan ng Timor-Leste. At pag-usapan din natin itong mga personalidad na nagpapabagsak sa mga Duterte at SMNI, mga nautusan lang pala. At syempre, kapag nautusan, anong kapalit? Di ba ikaw, pag inutusan ka ng tatay, ng nanay mo, bili mo nga ako ng ganito, bibigyan kita ng ganito, ng pera. At meron daw umanong congressman ang umamin na nautusan lang. At pag-usapan natin ang mga pag-amin ng mga bayarang vlogger, liputa. Proud pa, no? Ito ang katunayan, mga kababayan, na talagang itong gobyerno na to, itong administrasyon na ito, mga kababayan, ay talagang sagana sa panggigipit. Anabella Tobia, hello, magandang gabi. Mirasol Conise, Sorina Marujo, Sara Marin. Oo, yan. At syempre, shoutout din kay Wapakels na nagmamaganda. Okay, sige, mag-start na tayo, mga kapatid. Sana yung topic natin. Okay, Rekta, magandang gabi. Rekta, Imelda Dandoy, Melinda Reyes, magandang gabi. And Tita Cristina Mindiola, magandang gabi. Okay, sino yung sir si Raulo na makabangag, makagago? Sino nag-utos sa kanya? Mamaya, papakita ko sa inyo kung sino nag-utos. Ikinatuwa ng pamilya. Yan. Richard Bonsali, May 72. Hello, magandang gabi. Carolina Alano, magandang gabi. Yan. Sabi ni Maju La Chica, proud talaga ako sa mga DDS vlogger na di nasilaw sa pera. May paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Mabuhay kayo mga vloggers na sinusuportahan ko. Okay, thank you sa inyong suporta.
Okay, sige, mag-start na tayo mga kababayan. Once again, tayo po ay live na live ngayong araw ng Biyernes. Dito lang yan sa Master Judea Channel. Maraming maraming salamat sa mga nag-like, sa mga nag-share na. At sa mga hindi pa nakakapag-like and share, like-share po tayo. At sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po tayo mga kababayan. Alright, shoutout Rodolfo Magaway. At shoutout din kay Ronald Pablo. Nasabi niya, si Tambi ang pasimuno. Pero huli ang pagsisisi sa Dudu Iyak, mga yan, lapit na June 30, huling paghukom. Feli Ferrer, hello, magandang gabi. Cristiano Banderas, magandang gabi. PH2EU, maisog, mga DDS vloggers, mabuhay. Yan, okay? Janice Angeles, Fanny Putnam, hello. Okay, so mag-start na tayo mga kababayan, no? So kahapon po mga kababayan ay LNM, Raymond Manluco, Triden Hotohot, hello. Wait lang, ang dami po mapasok. Basahin muna natin. Abril Amore 519, Evelyn Uyama, Elvira Torda, Joyce Lilagan, Carolina Alano. Yan. So shout out po sa inyo lahat. Mamaya na ulit tayo mag shout out. Okay, so topic muna tayo para trabaho muna tayo bago tayo magbati-batihan. Okay, mga kababayan, nahuli na nga po si dating congressman na Arnulfo Teves o kilala bilang Arnie Teves kahapon dyan sa Timor-Leste, no? Wala naman po tayo magagawa dyan. Wala naman po tayo magagawa kundi maghintay kung ano ang hatol na ibibigay sa kanya ng hukuman. Pero ganun pa man, mga kababayan, ganun pa rin ang ating paninindigan na hindi pa rin naman tayo pabor doon sa mga nangyari dati na mga investigasyon. Pero ang sabi nga natin, kung mapapatunayan na may kinalaman si Tebe sa pagkamatay ni Digamo, sa mga ibinibintang sa kanya, he deserves to be penalized, di ba? At kung totoo yung mga aligasyon na ipinapataw sa kanya, ha? Na ipinupukol sa kanya mga kababayan itong mga allegation na to, by all means he needs to be in jail. Alright? So para sa akin, maganda na rin ito na nahuli si Congressman Teves para malaman natin kung siya ba talaga ang mastermind sa lahat ng mga pangyayaring ito at kung wala ba siyang kinalaman. Ngayon po natin malalaman yan. Kasi kung tama nga naman kung hindi niya haharapin yung ipinupukol sa kanya, hindi natin malalaman ang katotohanan. Pero tayo ay umaasa pa rin mga kababayan na sana maging patas ang laban at sana maging patas po ang pagbibigay ng karapatan. Okay? Lalo-lalo na sa ating hustisya. So panoorin po natin itong balita na update. Pinakabagong update dito kay Arnie Teves. Okay? Ikinatuwa ng pamilya de Gamo ang pagkakaaresto kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na suspect sa pagpatay ng dating gobernador ng Negros Oriental. Pero giit ng kampo ni Teves, hindi indikasyon ng pagiging guilty ang pagkakadakip sa kanya sa Timor-Leste. Tama naman, 'di ba? Kasi wala eh. Innocent until proven guilty, 'di ba? Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Misdak. Gayong hawak na ng mga otoridad si dating Congressman video. Arnulfo Teves. 'Di ba kagabi picture lang yung nakita natin? Yan po yung video. Junior, malaki ang pasasalamat. Nako, si ate. Bida na naman si ate. Buti hindi siya naka-sleeveless ngayon, no? Ni Pamplona Mayor Janice Digamo sa pagka-aresto sa sospek sa pagpatay sa kanyang asawang si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. It's like a dream. We have been praying and waiting for so long. And finally, the long wait is over. Natutuwa kaming lahat sa mga nangyayari. Akala ko baka malabo. Sa awa ng Diyos at yung we have people in the government who have always been true to their oath. Nang bola pa, no?
Mukhang gumaganda si Madam ah. Tingin nyo, may inspirasyon? It's a risky thing when you run after a criminal like Arnie. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, ang pagkakaaresto sa kanyang kliyente sa Timor-Leste ay hindi indikasyon ng pagiging guilty. Pagsunod lang daw ito sa mekanismo sa sistema ng Interpol na naglabas ng red notice kamakailan laban kay Teves. Sabi pa ni Topacio, sasailalim daw muna sa 20 araw na pagdinig sa korte si Teves para malaman kung ano ang gagawin sa kanya kaugnay sa anumang maging hiling ng gobyerno ng Pilipinas. Handa naman ang Police Regional Office 7 sa pagpresenta ng mga nakalap nilang ebidensya sa kasagsagan ng kanilang investigasyon. We are ready also in case that our arresting officers will be called to testify. We are very confident that what we have forwarded to the Department of Justice is an airtight case. Okay, airtight case daw. Yan, okay? So yan mga babayan, sa akin kung magpapahuli rin lang naman pala si Tebe, sana noon pa siya nagpahuli, 'di ba? Para ngayon, may ano na, no? May hatol na kung halimbawa guilty or not guilty, 'di ba? Oh, malalaman na natin. Nagtago-tago pa siya, magpapahuli rin naman pala siya. Pero sa kabilang banda okay din naman. Kasi pinahupa muna niya yung sitwasyon bago siya nahuli, 'di ba? Kasi kung noon siya nahuli, malamang baka na dead ball siya. Okay? Pero wala tayong magagawa. Hindi naman tayo si Arnie Teves, mga kababayan. Medyo delikado nga lang ngayon ang sitwasyon niya. Oo, huwag sana nating mabalitaan na nanlaban, di ba? At sigurado naman ako, isisecure naman yan si Teves kung iuwi dito sa Pilipinas. Kasi pag may nangyari dyan kay Teves, masisisi yung mga otoridad kung sakali man na may mangyari sa kanya, di ba? I think this is it for Arnie Teves. It's time to face, ha? It's time to face sabi nga face the music. Sabi ni DOJ Secretary, Remulla, face the music. Alam ko yung music, hindi naman piniface yan Ang music, kinakanta at sinasayaw. So, ganyan talaga ang buhay kapag inakusahan ka, kailangan mo talagang sagutin. So, let's hope for the best and fair judgment for Congressman Arnie Teves. Diba? Hindi lang kasi natin din maiwasang magduda sa mga nakikita natin mga kaganapan sa ating bansa ngayon. Na alam naman natin na talagang puro panggigipit yung nangyayari. Diba? So, good luck kay Arnie Teves. Shout out, ang dami yung dinilita. Sino yan? Judah Discovery. Ay, nandiyan na naman siya. Ay, shout out Jung Mizola, Gamoton, Klein D, Rachel Shirai, Corpin Lini, Corpin Lenny. At nandiyan si Raymundo Manlukot, Romeo Cañete. Nandiyan si sino ba? Tiki Tiki, Gemma Blanca Flor, Ferdinand Magellan. Oy, talagang binuran niyo sa bundo si Judah Discovery. Ano yung mga sinabi noon? Imelda Dandoy, hello. Nandiyan si Joel Daite. Yan. Abel Bartolata, Irene Neria Bautista, hello. Rocha Kalimlim, Joel Isla, okay? So hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa naman guilty. Ha? Hindi pa naman guilty si Teves. At hanggang ngayon, ako'y naniniwala pa rin. Ha? Ako'y naniniwala pa rin na si Teves ay hindi guilty. Kasi iniisip ko, kung siya ang nagpapatay kay, hindi naman siya magbe-benefit, di ba? Kung siya ang ipapapatay niya si Digamo, ang uupo doon is yung vice governor, papalit sa governor, di ba? Parang labo ata.
At yung mga nakita natin, mga kababayan, yung mga nakita natin na mga ano dati, mga, ay lako po, yung mga na, mga sinasabi ng mga ng DOJ dati, 99% ganun, o diba? So medyo mahirap pa rin. So hindi may pagdududa pa rin talaga eh. Hindi talaga mawawala yon. But thank you Ferdinand Magellan sa iyong pakulay. Pet Malos. Pangkape-kape. Rose Danke, Feli Ferrer, tama ka sa Judea, syempre. Lilitisin pa yan, mayroong proseso. Until proven guilty, hindi yan convicted si Kong Tevez. Laban lang kung Ari Tevez, God is good. Rose Danke, Marhay na Banggi. Sabi ni Tiki Tiki, hindi yan pwede galawin si Tevez kasi bago turnover yan, ipapaliwanag ni Tevez yan doon kung bakit siya umiiwas. Kaya bago turnover yan, di tiyakin na walang mangyayari pag meron sila mananagot. Correct. Hashim Abdullah, pa-shoutout from Malaysia. Hashim Abdullah, hello. Abel Bartolata, naisako na ba si Judah? Sarah May 31, hello. Vian, hello, gandang gabi. Elvira Tonda, Super Mario, pwede rin naman galit ang rason ni Tevez. So, pwede, lahat ng posibilidad niya yun, pwede naman, di ba? Posibilidad na siya ay guilty, posibilidad na siya ay hindi guilty, posibilidad na siya talagang may kagagawan, posibilidad naman na siya ay hindi. So, let's wait and see kung ano mangyayari. Kung ano mangyayari, mga kababayan, kung ano magiging development nito. Kasi, tulad naman sinabi ni Tupacio, 20 days no, na magkakaroon ng hearing at pagkatapos noon ay depende kung ibabalik siya sa Pilipinas o kung ano gagawin. Okay? So, next topic tayo, mga kababayan. Isa pa rin issue ng panggigipit, mga kababayan. Isang issue ng panggigipit pa rin, sinasabi ni Tambaluslos na trabaho lang daw, walang personalan. Pero halatang halata po yung panggigipit nila, lalo-lalo na dito sa SMNI. Hindi mo naman kailangan na maging matalino para maintindihan mo kung ano yung mga nagaganap, kung ano yung mga nangyayari, hindi ho ba? Mula sa hearing hanggang sa proseso ng pagkakaso, gipit na gipit talaga yung SMNI. At mas lalo pa tayong nagduda nung nalaman natin na mayroong ilang mga kongresista na umamin na sila daw umano ay nautusan lang. Nagduda na nga tayo nung wala pang umaamin, ngayon pa kaya na may kongresista na umamin na pati nga daw NTC ay parang naging kasabot na rin nila. So ngayon, full force. Mula sa Senado hanggang sa Kongreso, full force sila para pabagsakin ang SMNI kasama si Pastor Kibuloy. At ang susunod nito, mga Duterte na. So ito, panoorin po natin mga kababayan yung ano na yan, balita na yan. Nasaan na yan? Attorney, nasaan na? Si Attorney Marcos, si Carlo po ito. Matanong ko lang, no? Bakit kaya... Ano ba? Ba't biglang malaki? Inayos ko na eh. Ano ba? Yan. Nagigil sila na may pasara ang SMNI. Ulitin natin. Attorney Marcos, si Carlo po ito. Matanong ko lang, no? Bakit kaya nagigil sila na may pasara ang SMNI? So may nagdikta. Yun lang talaga yan. So, kung may nakausap ako mga officials ng NTC, even na congressman, na humingi ng tawad ka sa akin yung isang congressman, sabi nila, Attorney Mark, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Nako po! Pati NTC, mga kababayan. Hindi po tayo ang may sabi, si Attorney Mark Tolentino. Meron daw isang congressman or ilang congressman na humingi ng pasensya sa kanya dahil napag-utusan lang. May sinunod lang daw sila. Sino yung susundin? Siyempre, follow the leader. Evia Vlog, I love Duterte, hello. Sabihin, may hindi talaga sila nag-base sa evidence. Kasi in the first place, wala talaga tayong, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpresenta ng evidence. Kasi isang sentence, dalawang sentence na sasabihin natin,
may magsasalita ng grand standing ng congressman. Durugin ka pa na parang kang isang criminal. That's why, durugin ka, papayain ka, so paano ka makapag-explain na legal yung ginagawa lahat ng congressman o ng SMNI. So ginagawa natin, para wala silang choice, gumagawa tayo ng position paper. Word for word, punto per punto, sinasabi natin lahat na po ng mga argument natin in favor of SMNI, yung mga depensa natin. Sinasabi natin in document kasi nga, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magsalita. So, binigay natin yung position paper. Sabi nila, wala na, late na itong position paper. So, hindi. So, sabi ko, kahit na late, sana basahin man lang ninyo bago kayo mag-decide. Yun lang ang pag-iwasan ko eh. Bago kayo mag-decide, in the spirit of due process, in compliance with the due process clause of the Philippine Constitution, basahin nyo po yung position paper natin. Pinaguran po namin ng legal team yan. Basahin nyo man muna bago kayo mag-decide. Unfortunately, if you check the videos ng Congress, yung sa committee, after nila magbutuhan, wala pang 5 minuto, may committee report na. Alright, so ibig sabihin mga kababayan, yung pinaghirapan nila na position ka na gawin na position paper, hindi man lang inintindi. Kumbaga hindi nga binasa eh, paano mo iintindihin kung hindi mo nga binasa? At ang sinasabi ni Attorney Tolentino, mga kababayan, ay hindi sila pinapuporma. Hindi sila pinapuporma ng mga kongresista. Talagang pag nagsasalita sila, 2 stanza pa lang or 2 words pa lang ang sinasabi nila, binabara na daw sila. Oo. So anong klase yun? Diba? Anong klase? Ito ba ay talagang in aid of legislation or in aid of election? Diba? Oo. Aliyah Angelique, hello. Sabi ni Sky Azur, sa madaling sabi, walang nilabag ang SMNI. Personal reason kung bakit nila gustong ipasara. Yun na nga. Kasi kung may nilabag talaga ang SMNI, mga kababayan, ipapaliwanag nila kung ano yung nilabag. Diba? Ipapaliwanag nila yung ano nilabag. And then, bibigyan nila ng pagkakataon na makapagpaliwanag din ang mga abogado ng SMNI kung bakit, ano yung depensa or ano yung paliwanag nila doon sa mga ibinabato. Kaya lang, ang problema, mga kababayan, is dalawang words pa lang pala silang sasalita, binabara na sila ng mga kongresista at nag-grandstanding na. Mm-hmm. So, hindi sila binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Oh, ito yung sinasabi. At biruin nyo, mga kababayan, halatang lutong-luto na talaga to. Lutong-luto na kasi ang sinasabi dito ni Attorney Mark Tolentino, after 5 minutes, mga kababayan, ay meron na agad silang resolusyon. Ang ito. Ibig sabihin, prepared na. Yung mga hearing-hearing, boro-boro yun, pero may decision na pala. May decision na kasi after sila mag-vote. Yung mga hearing-hearing pala, kunya-kunyarian lang. Yung mga hearing-hearing para makita ng tao, yan, iniimbestigahan. Pero doon sa hearing-hearing, mga kababayan, kung mapapansin natin, hindi naman talaga sila nakakapagsalita. Kasi alam na ng mga kongresista kung ano ang mangyayari sa bandang huli. Ang mangyayari sa bandang huli ay itong ang revocation ng prangkisa ng SMNI. Kaya walang kwenta yung hearing-hearing. Walang kwenta kasi, nag-hearing pa kayo kung hindi nyo naman bibigyan pagkakataon makapagpaliwanag or makadepensa yung inaakusahan nyo, di ba? Para kayong nagpiplip, ang gusto mangyari nitong mga kongresista, parang gusto nilang makipag-flip-top sa pipe. Anong laban ng pipe sa flip-top? Hindi nga nakapagsalita. Mga gago rin eh. Hindi pa natapos yung sabi ko, nagbutuhan na sila. Sabi nila na yung position paper, basahin daw nila sa plenary. Unfortunately, wala nangyaring pagbabasa. Hindi nila binabasa yung position paper natin sa second reading, sa even the third reading, hindi nila binabasa yan. Kasi doon pa lang sa committee hearing, after nabutuhan, wala pang 5 minuto,
may resolution na. Binabasa na nila ang resolution na they are recommending the suspension or the revocation of the franchise ng SMNI. So halata, mapansin nyo man yan na at least binigyan man nila ng isang araw bago sila mag-issue ng committee report. But in this case, after botohan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Klarong-klaro na may... So parang ano, mga kababayan, luto na. Pagkatapos ng committee hearing, may decision na. Ang bilis eh, no? Kasi nga, alam na nila kung ano yung palalabasin. Alam na nila kung ano yung magiging decision nila. Na yung nagdikta sa kanila. Hindi sabihin ko sino, alam ng taong bayan yan. Basta, with respect sa mga congressman, may nagdikta. With respect sa MTC, klaro-klaro, per record, may resolution. Ang isang congressman, kasama pa natin dyan, kaibigan pa natin, gumagawa ng resolution, urging the NTC to suspend. Ibig sabihin, itong NTC naman, nadiktahan naman. Pati NTC, nadiktahan na rin. National Telecommunication Commission. Oy, ma'am, Kathleen Kikuchi, thank you so much. Ay, bahulay. Pet malo. Wala na, mga kababayan, dahil pati NTC, ayun, nadiktahan na. Oh, ano pa mangyayari sa atin yan? Ano pa mangyayari sa atin yan kung ganito? Eto nga mismo ng mga abogado ng SMNI, hindi makapagsalita. Eto mga abogado ng SMNI, hindi nila ma-exercise yung rights nila dyan sa Kongreso. Ikaw pa kaya, ordinaryong Pilipino. Diba? Ang lupit, mga kapatid. Matindi na talaga nangyayari ngayon. Sinurrender nila ang kanilang quasi-judicial power sa mga congressman. Nag-base lang sila sa kanilang desisyon based sa mga sinasabi ng mga congressman. So, halata-halata na yung due process ng SMNI hindi talaga, na-violate talaga. Nakita naman natin sa NTC, sila ang huwes, sila ang fiscal, sila din ang executor. So, ngayon ko lang nakakita ng isang korte, isang quasi-judicial body, na sila lahat, sila pa ang complainant, sila ang fiscal, sila din ang huwes. Yung mga hearing-hearing, moro-moro yun, pero may desisyon na pala. After naputuhan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Binabasa na nila ang resolution na they are recommending the suspension or the revocation of the franchise ng SMNI. Grabe, no? Pagkatapos magbutuhan yung committee meeting, ang bilis eh, no? Eto na agad. Eto na resolution natin. Ipasara na yan natin. Bawiin na natin. Ha? Bawiin na natin ang prangkisa ng SMNI. Yun na. Luto na eh. Diba? Hindi lang pala, no? Hindi lang pala Prime Minister ang gusto nitong mga to. Gusto rin maging chef. Magaling din magluto. Boomers, hello, magandang gabi. Penny Hack Heckle, hello, magandang gabi. Hindi lang pala mga Prime Minister ang gusto nito, no? Gusto rin maging chef. Ang lupit mo. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, yan. Maybe nirevoke nila, but hindi pa ito ang katapusan. Kasi ang katotohanan nasa atin, ang hustisya nasa atin, and yung Diyos sa atin kakampi. That's why we will get justice. Maybe not now, hopefully tomorrow, next week, or even next year, magkuha natin ang hustisya, tuloy ang programa ng SMNI. Yan, tuloy ang programa ng SMNI. Ay, sorry. So yan mga kapatid, kung pagbabasihan natin yung mga sinasabi ni Attorney Tolentino, abogado ng SMNI, hindi talaga sila pinapoporma. Hindi
hindi nila na-exercise yung rights nila, hindi sila binigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag or i-explain man lang yung kanilang mga side. In short, dihadong-dihado talaga sila. Pinagplanuhan na. Kumbaga, nag-iisip pa lang ng lulutuin ang SMNI, yung Kongreso nakaluto na. Kawawang SMNI. At sa kabila nito, mga kababayan, ang walang kakwenta-kwentang hearing na hindi naman binibigyan ng pagkakataong magsalita yung SMNI, inuobliga pa nila ngayon si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, na umattend ng hearing. Para saan pa? Para ipahiya ni Pastor Kibuloy yung kanyang sarili? Na itong mismong mga abogado niya ay pinahihiya nyo. Hindi nyo pinagsasalita, di ba? Oh. Tapos mapupuntahin nyo sa hearing si Kibuloy. Anong gagawin nyo? Katulad din ng ginawa nyo sa mga abogado na pinatatahimik nyo. Dalawang words pa lang ang nababanggit, binabaran nyo na, tapos nag-grandstanding na yung mga congressman. Oh, para saan pa't pupunta si Kibuloy, di ba? Sintido komun lang yan. Para ano? Para pumunta, hiyain? Para hayaan ni Kibuloy na hiyain siya ng hiyain? At hindi rin naman bibigyan ng pagkakataon maipaliwanag? Kasi yun ang nangyari sa Kongreso eh. Oh. So anyway mga kababayan, ito po ang mga kongresista na hindi bumoto. Hindi bumoto para mabawi ang prangkisa ng SMNI. Okay? Medyo maliit eh. Hindi ko makita. Basahin nyo na lang. Basta nandiyan si Arroyo, si Paolo Duterte. Ayan. So etong walo na to, mga kababayan, sila lang ang... Itong apat na nasa taas, sila po yung nag-vote ng no. Ito naman nasa baba, nag-abstain. So ano lang sila? In the middle. Okay? So yan po sila, mga kababayan. Oh. Tandaan nyo po, maliban dyan sa apat na yan, lahat ng congressman ay bumoto para mabawi ang prangkisa ng SMNI. Now, KOJC members at mga supporter ng SMNI, supporter ni Pastor Kibuloy, supporter ng mga Duterte, tandaan nyo po, ito po yung walo na hindi pumabor. Hindi pumabor na mabawi ang prangkisa ng SMNI. The rest, pabor po sila. So yung mga wala dito sa picture, yung mga himudpwet. At sabi nga ni Attorney Mark Tolentino na utusan lang. Okay. So now, mga kababayan, speaking of nautusan, punta naman tayo sa nabayaran. Sa bagay, yung nautusan, pag inutusan ka minsan, may kapalit yan eh. Oo, may kapalit yan minsan. Pag inuutusan ka, hindi natin alam kung pera or ano or anything. Basta ito, the king. The king of bayaran vloggers. Yan. Pag-usapan natin to mga kababayan. Umamin po siya na bayaran po siya. Alamin din natin kung sino ang nagbabayad sa kanya. So pag-uusapan po natin ito dahil ito po ay napaka-importante. Napaka-importante po nito lalo na doon sa mga tao na tunay na nagmamahal sa bayan. Kasi etong pukinang inan to, wala to. Basura na to mga kababayan. Maraming pera itong gago na to, pero para sa akin, basura po ito. Kasi, putang ina. Wala kang ano dito eh. Wala kang makakabig dito. Oo. Napag-usapan na po natin ang vlogger na to noon pa man. Alam natin na siya ay bayaran. Oo. Noon pa. Pero ngayon, sa bibig niya na mismo nang galing. Na siya ay binabayaran. At least kahit alam natin na siya ay binabayaran noon pa, mas maganda na ito. Kinumpirma niya. At siya po ay
si Makagago na sobrang gago, tawagin natin sa pangalang, sa alias na the highest highest paid makabayad in the Philippine politics. Siya daw po ang highest paid na vlogger, ha, na naninira sa mga Duterte, naninira kay Kibuloy, at naninira sa kung sino man na kumikritisize dyan sa administrasyon ni Marcos, lalo-lalo na kay Martin Romualdez. Okay. So dito, mga kababayan, sa content niyang ito, binanatan niya dito si Banat Bay, at sinagot na ito ni Banat Bay, at sinunog na siya ni Banat Bay. Sinunog na siya ni Banat Bay, napanood ko lahat ng mga video ni Banat Bay regarding dito kay Makagago. Yung unang video niya, pangalawang video. Actually, nakakadalawang video pala si Banat Bay dito kay Makagago. So, kumpirmahin muna natin ang sinasabi para shoot sa banga. Ngayon, eto si Banat Bay. Or Banat Bay ba? Or Banat Bay? Ewan ko sa putang inang yan. Kunyari ka pang hindi mo kilala, di ba? Si Banat Bay ay isa sa mga pinakasikat na political vlogger dito sa Pilipinas. Oo. Kaya huwag ka nang magkunya-kunya rin na hindi mo kilala. Oo. Tigil-tigilan mo ko. Tuloy natin. Same. Isipin mo, boss Kayo. Putang ina, itong... Huwag na nating pansinin yung ano niya, amuyong, ha? Yung sidekick niya, huwag na nating pansinin. Kasi wala yan, nawi-weirduhan ako dyan sa taong yan. Nawi-weirduhan ako na hindi mo alam kung matino ba pag-iisip o hindi. Tingnan nyo itsura. Pag nakita nyo itsura, yung kausap nito, pareha sila. Hindi katiwa-tiwala ang itsura. Kaya huwag nyo nang pansinin yung mga humahalakhak dyan, tumatawa dyan sa background niya. Kasi hindi ko na sinama yung pangalan, nakaka-irita eh. Ito. Nagsasabi siya na bayad ako. Sinabi ko ba na hindi ako bayad? Oh, wala naman nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Di ba? Bayad talaga ako. Etong isa naman, yung amuyong niya, wala naman nagsasabing ganun. So tuwan-tuwa ka pa ngayon. Sinusuportahan mo pa yung gago na bayad. Putang ina. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga utak nito eh. Ang utak ata nito nasa ugat lang, walang ano eh, no? Walang skull, nasa ugat lang lahat yung mga utak nito eh. Kaya medyo medyo kontrolado kung gumana yung isip. Bayan sa akin, hindi lang, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Ako ang highest paid. Yep. Now, sinabi mo naman yun eh. Pero aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Easy lang yan, guys, kasi anong pakila? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka. So what, that's man? It. Bayad na talaga. Akong totoong bayad talaga. Kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tas wala ka man lang konsolasyon. Wow. Eta nga ka nun. Ay, wow. Okay. Ang lupet, no? Mga kababayan, sa bibig na mismo niya nang galing. Bayad siya, dalawang beses niya sinabi, doon pa lang sa napakaiksing video. Dalawang beses niya sinabi, inamin na siya po ay bayad talaga. So, kumpirmado po na siya ay bayarang vlogger. At least, umamin siya, no? Okay? At proud pa talaga siya, no? Proud pa talaga siya na siya ay isang bayaran. At ang sabi pa niya, kapag may ginagawa ka daw na serbisyo, dapat meron ka kahit pa paano konsolasyon. Consolation. Kumbaga, merong binibigay sa'yo, may pakonsuelo. Yan. At yun, yung bayad na sinasabi niya. Kay Spencer, hello, magandang gabi. Abay, mas okay pang maging tanga. Kasi ang sinasabi niya dito, mga kababayan, kung ikaw ay trabaho ng trabaho, gawa ka ng gawa ng content na wala ka naman lang konsolasyon or consolation, abay, tanga ka. Abay, mas okay nang maging tanga kaysa tumanggap ng pera galing sa kaban ng bayan para manira ng isang tao na iniuutos ng amo mo na hayop ka. Diba? Dito sa part na to, mga kababayan, parang sinasabi niya, okay lang magpabayad ang mga vlogger dahil ito ay isang consolation lang. Putang ina mo, unang banat mo palang sablay ng hype ka. Ang consolation, ibinibigay yan pa-premyo.
Oh. Sa tingin mo, yung pag-uugali mong ganyan, yung hilat sa mukha mo na ganyan, oh, yung karakter mo ganyan, bibigyan ka ng premyo? Oh. Ang consolation, di ba, ganito sa mga papremyo yan. Kadalasan, may first prize, second prize, third prize, grand prize, at minsan may consolation prize. Yun yung consolation na sinasabi mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may consolation prize. Oo. Ang natatanggap mo monthly, hindi yan consolation prize. Oo. Ito ba tinatawag mong consolation prize? Yan. Di ba? Daming pera, pukin ang ina ka. Hindi kami naiinggit sa pera mo. Naiinggit kami sa kapal ng mukha mo. Hindi ko maintindihan kung paano mo naaatim, ha, na yung pera na pinaghihirapan ng mga Pilipino, ha, ay ibinabayad sa iyo sa pangwawalang hiya mong damuho ka. Yung picture na yan, siya mismo ang nag-post niyan. That's five days ago. Piniplex niya sa YouTube niya yung dami ng pera niya, sana all. Pang ilang buwan bayad ba yan, makagago? Pang ilang buwan? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bundles? 14 bundles ng tigi 1,000. So 14 bundles, so 100,000 ang isang bundle. Aba! 140,000. Ilan yan? 1.4 million na. Yung ano mo eh, no? Yung hawak-hawak mong pera, parang 1.4 million. Pang ilang buwan ba yan? Pang dalawa? Eh, baka pinakamalupit, pang isang buwan lang nabayad yan, ha? Ang mahal mo naman. Ang natanggap mo na yan, hindi yan consolation prize. Kasi ikaw na mismo ang nagsabi na ikaw ang highest paid vlogger na binabayaran para siraan ng mga Duterte o sino mang kritiko ng administrasyon ni Marcos. Di ba? Hindi consolation prize ang tawag dyan. Ang tawag dyan, grand prize. Grand prize, jackpot ang tawag dyan. At isa pa sa sinasabi niya, bayad daw si Banat Bay. Bayad din daw si Banat Bay, pero ang tanong, may ebidensya ka ba na nakita mo binayaran ng mga Duterte si Banat Bay? Kung may ebidensya ka, sige, ipakita mo. Kasi as far as I know, hindi nagbabayad ang Duterte sa mga vlogger. At ako ang saksing buhay dahil ni piso wala akong natatanggap sa pagtatanggol ko sa mga Duterte. At hindi nila ako kilala. Hindi na ako kilala. At hindi naman ako epal-epal na pipilitin ko na makipumunta doon-punta doon. Magpakilala, "Oy, vlogger niyo ako." Hindi ho ako ganun. Eh kung gugustuhin kong makita si Pangulong Duterte, po pwede naman. Kaya lang syempre, 'di ba? Mas maganda yung iimbitahan ka kasi mas pil na pil mo 'yun. Kasi kung ikaw mismo pupunta doon, parang wala lang. Wala ka lang. 'Di ba? So as far as I know, wala akong nabalitaan na nagbayad ang mga Duterte sa mga vlogger. Si Bongo nga, may pinahiyang vlogger yan eh. Si Bongo, may pinahiyang vlogger na mataba na sinisingil daw siya ng 300,000 every month. Yung mataba na laging pawis, sinisingil daw si Bongo ng 300 per month. Tinawanan lang ni Bongo eh. Kasi yung mga Duterte, hindi na kailangan ng vlog, ng ano, hindi nila kailangan magbayad ng vlogger. Kasi kami mula noon hanggang ngayon, hindi kami naghangad na bayaran eh. Yung pagtatanggol namin sa mga Duterte, ito ay mula noon dahil nakikita namin na talagang may ginagawa ang mga Duterte. May accomplishment at lalo-lalo na ngayon. Tingnan nyo ha, wala na sa posisyon ang mga Duterte pero pinagtatanggol pa namin. Bakit? Bakit? Kasi nga,
Ito ay bilang pagpapasalamat o pagtanaw ng utang na loob sa serbisyo na ibinigay ni Duterte sa Pilipinas. Oh. Pero, sasabihin ko, ni piso, wala akong natanggap. Wala kaming natanggap. Ewan ko sa iba. Oh. Walang pera dito. Sinasabi ko nga eh. Walang pera dito. Pero kung masipag ka dito, ah, dito sa Duterte community, magkakapera ka dito. Alam mo kung bakit? Kasi gagawa ka lang ng content, maraming nanonood, maraming supporter ang Duterte. Hmm. Kung masipag ka. Eh pero kung tamad ka, aba syempre. Oh, easy money gusto mo. Hindi ka magtatrabaho. Dito sa Duterte community, mag-vlog ka araw-araw, kikita ka. Ang dami nagpapalipad diyan eh. Hindi kami nanghihingi. Oo. Yung unang mga ano, nagpapalipad diyan, yung unang nagbabayad sa amin. Hindi yung politiko, hindi si Duterte. Oh. Prangkahan na tayo, walang pera dito. Walang pera na binabayad ang mga Duterte sa mga vlogger. Oh. Kaya nga, yung isang DDS vlogger daw, kuno siya, lumipad na dyan sa inyo, kasama niya na, di ba? Yung pangit din, nakatulad mo, na Duterte daw siya, siya daw ay original Duterte. Oh, pero kasama niyo na ngayon. Oh, kasi, walang pera dito. Di ba? Eh kami, sanay kami, ha? Sanay kami na nagbabanat. Sanay kami na nagtatrabaho para magkapera. Hindi kami umaasa sa easy money. Di ba? Oh, yung isa nga na kasama mo dyan, galing dito yun. Wala nang mahita dito, kaya ayun. Lumipat na sa mapera. Utang ina. Ako, nagpapabayad talaga ako. Why? Mm. Oh, inulit diba, pa. Andito na ako sa sitwasyon ko na why not, man? Alam mo, minsan lang to. This happens once in a lifetime. It's not gonna happen anymore. Oh, it's not gonna happen anymore daw. Wow, ha? This will happen once in a lifetime daw. Galing. Mm-mm. Palakpakan natin ang putang ina. Oh. Ang ibig sabihin niya, mga kababayan, kapag may dumating daw na opportunity, grab the opportunity. Abay, makagago ka nga talaga. Mm-mm. Magkakaiba tayo, putang ina. Ikaw mukhang bera kami hindi. Kasi bayaran ka nga, di ba? Ikaw mismo nagsabi bayaran ka. Oh, yes, you always grab the opportunity, but it depends on the opportunity. It depends upon the opportunity. Kung ano yung opportunity na darating sa iyo. Oh. Di ba? Pero kung tulad ng opportunity na sinunggaban mo, aba di bali na lang. Yung mga katulad mo lang ang pumapatol dyan. Diba? Proud ka pa, nabayaran ka, pukinang ina, hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Hindi ka nahihiya sa anak mo na mapapanood ng anak mo paglaki ng anak mo, babae pa naman ata yung anak mo, I don't know. Mapapanood ng anak mo itong vlog mo na to, itong pinagsasabi mo na ikaw ay bayad. Hindi ka nahihiya sa anak mo? Puta, ang kapal naman ang mukha mo. Kung pati sa anak mo, hindi ka nahihiya. Yung anak mo nag-aaral. Eh buta, sasabihan yung anak mo, oy, yung tatay mo pala dati bayaran. Kaya mo lunukin yun? Ay sa bagay, kung makapal mukha mo, kaya mo yun. Pero yun ang iniiwasan namin na mangyari. Diba? Na makaladkad ang pamilya namin sa kahihiyan. Pero ikaw, hindi ka na mahihiya eh. Oh. Diba? Ang lupit mo, tol. Pero ito, may lilinawin ako sa mga bayad-bayad na yan, mga kababayan. May mga differences kasi. Oh. Etong makagago, siya na mismo nagsabi na dakilang bayaran talaga siya. Inamin naman niya, oh. May monthly po yan. Nakita niyo naman yung pera kanina, dami, diba? Mahilig mag-flex ng pera to, nagyayabang. Sinabi niya kanina, bayaran si Banat Bay. Pero wala naman siya maipakitang ebidensya. Di ba? But I cannot speak for Banat Bay. I can only speak for myself. Di ba? Ganito kasi yan, no? Paano ba to? Paano ko ba ipapaliwanag?
Ganito siya mga babayan. Ibang usapan po kasi pagka halimbawa, election period ano. Election period, ibang usapan po 'yon. Kasi pag election, no, may mga kandidato talaga nagbabayad. Nagbabayad ng mga influencers, nagbayad ng kung ano-ano para i-promote sila, 'di ba? Para i-promote. Nagbabayad sila ng mga nagbabayad pa nga sila ng mga TV ads, nagbabayad sila ng mga influencers, mga sikat na influencers pa mga kinukuha nila, 'di ba? Para i-promote sila sa election. At kumukuha din sila ng mga celebrity like Andrew E na meron po mga talent fee. Okay? May mga talent fee and that's okay. Mm-mm. And that's okay kasi binabayaran yung talento mo. So during the election, mga kababayan, walang problema kung tumanggap ka ng bayad bilang talent fee sa pag-promote mo sa isang kandidato. At pagkatapos ng election, labatabla-tabla na. Diba? Oh, katulad ng mga singer, may mga singer na makikita mo. Yung singer na to, makikita mo sa event ni ganito, makikita mo rin sa event ni ganito. Oh, so ibig sabihin, bayad sila dahil ginamit yung talento nila. Diba? So promotion po ang tawag doon. Promotion. No? Oh, pero, ibang usapan na, mga kababayan, pag ikaw ay babayaran or binabayaran para utusan na manira at mangwalang hiya ng tao. Hindi na po promotion ang tawag doon. Ang tawag po doon, pambabalahura, paninirampuri, ha? At black propaganda. Tulad ng ginagawa ng mga balayabayarang vloggers na katulad nito, si Makagago. At ang election, ha? Ang election, talent P. Ha? Talent P, at pagkatapos ng election, tapos na rin yun. Tapos na ang talent fee. May kontrata. O sige, during the election, pagka may ano ako, may meeting di advance, magsasalita ka doon, or sasayaw ka doon ng isang beses, yan ang kontrata natin. Bilang isang content creator, kontrata ganito, ikaw, gagawan mo ako ng 3 video or 5 video every month, ito ang ibabayad ko sa iyo. 5 video, ipopromote mo ako. Diba? Ikakampanya mo ako. Okay lang yun. Diba? Dahil, election period. At yung pera, hindi galing sa kaban ng bayan. Galing yan kung kani-kaninong sponsor ng mga politiko o sino mang sumusuporta doon sa mga kandidato na yon. Pero itong ginagawa mo Makagago, tuloy-tuloy yan, monthly yan, hanggat magbabayad sa kanila, ha? Tuloy-tuloy yan. At ang pinakapasama, kung sa kaban ng bayan ang gagaling, binabayad sa kanila. Oh, sino? Sino magbabayad sa kanila niyan? Sinong tarantado ang magbibigay sa kanya niyan na galing sa sariling bulsa? Sige nga. Oh, sabihin na natin. Oo. Hindi ko sinasabi na ganito ang binibigay sa kanya, 700,000. 700,000 monthly kung halimbawa ganun. Sino bang politiko magbibigay ng 700,000 kung galing sa sarili niyang bulsa? Kalokohan 'yun. Tuloy natin. Sabi niya, hindi pinopromote ko sa iba. Syempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Actor talaga to. Actor to, mga kababayan. Hindi nagsabi si Banat Bay, ha? Hindi kinwestiyon ni Banat Bay kung bakit hindi ka nagpo-post sa YouTube, tanga. Yang part na yan, ako ang nagsabi niyan, gago. Kasi alam ko ako nagsabi niyan, na-content ko yan eh. Ako ang nagsabi niyan. At dinoble check ko, pinanood ko ngayon lahat ng video ni Banat Bay regarding dito. Kay Makagago na may 2 video si Banat Bay, parehas ko pinanood yon. Hindi ko narinig na sinabi ni Banat Bay na sinabi niya yung sinasabi mo. Diba? At isa pa, mga pinaka... Ano ba to? May pinangalanan si Makagago dito sa content niyang ito na si Nico David. Pinanood ko yung unang vlog ni Banat Bay. Hindi nabanggit ni Banat Bay si Nico David kahit isang beses doon sa vlog niya.
At pagkatapos noon, dahil wala nga kay Banat Bay, alam ko kasi ako nagsabi noon eh. Ako nagsabi, ako nag-content noon. Pagkatapos kay Banat Bay pinanood, nagpunta ngayon ako sa mga DDS vlogger na nag-content sa kanya at tiningnan ko kung nabanggit ba nung si Nico David or nabanggit ba nila kung, or na-question ba nila kung bakit hindi ina-upload sa YouTube yung paninira niya sa mga Duterte. So wala rin akong nakita na binanggit or wala rin akong narinig na binanggit na ibang mga vlogger. So ito po yung topic natin na yon. Ito po. Meron siyang 192,000 followers sa TikTok. That's 2 weeks ago. Tapos ang mga ayan. Ang mga mga content niya, ayan. Yung mga bumabanat, Duterte, Aimee Marcos, yung mga kumakalaban, ayan, Duterte, pamilya Duterte, ayan, sinisiraan niya lahat, DDS, sinisiraan niya, ayan, okay. So, yan po ang mga content niya sa TikTok. Ito naman yung content niya sa YouTube. Ayan, okay. Ayan, Yan yung mga contenta niya, Ayan. Mga binabanatan niya, mga sikat na personalidad, mga artista, mga vlogger. Ayan, binabanatan niya. Ayan. Yeah. Dati milyon ng views. So, yan. Magaling mang balasubas. Magaling mang balasubas yan sa YouTube. At ngayon, sa TikTok, ang binabalasubas niya, mga Duterte. Pati si Kibuloy. Views nito eh. Kaya ngayon, medyo kumukonti na. Kaya siguro, sumakay na sa politics. Okay? At ito ang nakakatawa dyan. Sa lahat ng vlogger. Etong video na to, hindi pa siya umaamin dyan na bayad siya. Ito, ginawa ko. That's 2 weeks ago. Pero alam natin na bayad yan. Diyan pa lang, sa ginawa kong video na yan, alam na natin na bayad dyan. Nakikita ko, ikaw lang ang natatangi na magkaiba ang content sa YouTube at sa TikTok. Anyari? Bayad nga eh. Bayad nga eh. Kasi, hindi kaya bayaran. Hindi kaya bayaran yung YouTube channel niya kasi malaki nga ang subscriber. 2.8 million eh. Sana politika na rin ang gawin mo dyan sa YouTube mo. Sana politika na rin. Para mapaniwala mo kami na talagang makabayan ka, di ba? So ako po yung nagsabi, ako yung nagko-question kung bakit magkaiba. Hindi po si Banat Bay, no? Kasi pinanood ko yung video ni Banat Bay, wala siya naabanggit na ganyan dun eh. So gawin mo na rin yan sa YouTube mo. Yung sa ginagawa mo sa TikTok, ibanat mo na rin sa YouTube. Bakit ayaw mo? Baka masira yung channel mo, di ba? Kasi dito sa YouTube, matatalino mga tao dito. Matatalino yung mga tao dito. Kasi itong YouTube, ito po ay kinagkukuha na ng impormasyon ng mga tao. Di ba? So dito sa sa YouTube, alam, malalaman agad ang galawan mo pag bigla kang liliko. Di ba? Katulad mo, bigla ka nag-politics. Mahalata ka dito sa YouTube. Oo. Mahalata ka dito sa YouTube. Eh baka pagtawanan ka niya ni Nico David. Yun. Ako nagbanggit niyang Nico David 2 weeks ago. No other vlogger na nagbanggit ng Nico David. Baka pagtawanan ka ni Nico David at sasabihin ka nun, ay, bayaran to. Kasi bigla ka nag-iba ng linya mo eh. Ako nagbanggit. Ako nag-question nung bakit niya hindi ina-upload sa YouTube yung ginagawa niya sa TikTok. Ako rin na nagbanggit ng Nico David. At doon sa vlog nila noong parang mongoloid na kung maintindihan na itsura, paulit-ulit niyang binabanggit si Nico David. Mahaba po yan. Kinuha lang natin yung mga part na may relevance dito sa pinag-uusapan natin. Aba, nanonood ka pala sa akin? Nanonood ka pala sa akin, makagago? Bakit di mo ako binanatan? Sabagay, di naman ako sikat eh. Masikat si Banat Bay. Mas makakakuha ka ng atensyon dun. Kasi sabi nga ni makagago, may project siya, 100,000 subscribers. Diba? May plano siya, 100,000 subscribers para doon. Para doon sa pinupuntahan niyang channel. Aba? Balak pa ata kumuha ng 100,000 subscribers doon
kay Banat Bay. Kasi sinabi niya, may plano daw siya, 100,000 subscribers. Hmm. Ang pagkakaintindi ko doon, bibigyan na ng 100,000 subscribers yung channel na pinupuntahan niya, yung parang kambing na, puta, gulo-gulo buhok, hindi ko maintindihan. Diba? So, kay Banat Bay, sikat si Banat Bay, doon siya makakakuha talaga ng mga subscribers. Pag nasunog niya si Banat Bay, pero paano? Eh, siya yung sunog eh. Siya yung sinunog ni Banat Bay. Mm. So, ito talaga, yung pera-pera lang ang laban. Parang yung isang pangit din na bumaliktad. Sabi, praktikalan daw. Bagay nga kayong magsama talaga. Pare-parehas kayong mga mukhang pera eh. Di ba? So, tuloy natin. Choice ko to. Mm. I've chosen this life. Yeah. Hindi naman ako pinilit ng tao. Di ba? Even yung nagbabayad sa akin, hindi niya ako pinilit. Gusto. Hindi mo na nga kailangan pilitin. Hindi na nga kailangan pilitin ka eh. Kasi pakitaan ka lang ng pera, okay na. Wala nang pilitan. O, ikaw na mismo nagsabi, di ba? Binigyan niya ako ng choice. Siyempre, tinanggap ko. Kasi I have a lot, I want to have a lot in life. Swapang eh, no? He want to have a lot in life. Kinangin. Ngayon, sa mura kong edad, ang 32 pa lang, 32 ako ngayon. I have a lot. Ngayon, if I die young, sa edad ko na to, it's okay. Kasi nakuha ko na yung buhay na gusto ko na yung ibang tao, in 100 years pa nila makukuha. Di ba? Nagyabang pa. nagyabang pa. Nagyabang pa yung gago, bobo naman. Niyabangan pa eh, no? Ngayon daw, 32 years old pa lang siya na hindi daw kayang maabot ng ibang tao kahit magtrabaho pa sila ng 100 years. Pinatunayan mo talaga na mukha kang pera. Pinatunayan mo na mukha kang pera. Biruin mo, sa edad mo na 32, sabi mo mismo, nakuha mo na lahat. Ha? Ibig sabihin, marami ka ng pera. Kumbaga, stable na eh. Stable na yung pamumuhay mo, and yet, tumanggap ka ng bayad. Diba? Nagyabang ka na, sana tinudo mo na yung yabang mo. Nagyabang ka na sa edad mong 32 anyos, nakuha mo na lahat. Bakit mo pa tinanggap yung bayad? Diba? Tumanggap ka ng bayad para manira ng matinong politiko sa utos ng mga amo mo. At alam mo naman kung anong purpose ng amo mo. Pabagsakin ang mga Duterte na magiging balakid sa pansariling interes ng mga amo mong animal ka. So tanungin kita, makagago, sa tingin mo totoo yung mga sinasabi mo? Alam mo, kung ako yung nasa katayuan mo, kung ako yung nasa katayuan mo ngayon, ang gagawin ko na lang puro kabutihan. Puro kabutihan. Kasi, parang sinasabi mo, nasa'yo na ang lahat. Di ba? Mayaman ka na sa edad na 32 anyos. Marami ka ng pera, hindi mo na kailangan magpabaya dapat kasi marami ka ng pera. Kaya lang, tinanggap mo dahil ikaw na mismo umamin, swapang ka talaga. Sabi mo nga, you chose that life eh. Buhay mo yan eh. Wala naman kaming pakialam dyan eh. Ano magagawa namin kung talagang swapang mukha kang pera, pare-parehas kayo ng mga politiko. Di ba? Same feather flocks together nga, di ba? Tuloy. Sa totoo lang, ano? Politics, bahala kayo dyan. Basta ako bayad ako, gagawin ko yung trabaho ko, bahala kayo dyan. Di ba? Gagawin daw niya trabaho niya. Bayad ako, gagawin ko trabaho ko, bahala kayo dyan. Di ba? Kung anong binigay sa akin, tulad na sabi mo, boss kayo, nag-send ng article sa akin. Sumali, putang ina ni Dento. Tapos na. Cut. That's it. Tapos, politika. Politika lang daw sa kanya. Putang ina, wala talaga sa hulog, no?
walang pakialam sa mga taong sa paligid niya. Okay? Ang importante sa kanya, yung bayad sa kanya. Wala siyang pakialam kung saan galing yung perang binibigay sa kanya. Basta, binabayaran siya. Putang inang hayop na yan. Wala siyang pakialam kahit sa kaban ng bayan pa nanggagaling yung perang binibigay sa hayop na yan. Oh. Wala siyang pakialam doon, mga kababayan. Oh. Ang nagtatanong nga ako kung hindi ba nakukonsensya ito sa ginagawa nila. Hindi ba siya nakukonsensya na yung pinaghihirapan ng mga tao sa pagbabayad ng buwis, yun ang binabayad sa kanya. Abay, walang hiya talaga. Di ba? Oh. So mga kababayan, oy, Nanay Felis Nel, thank you so much sa iyong pakulay. So mga kababayan, gusto kong ipaalam sa inyo, OFW, mga nagbabayad ng buwis, tayong lahat, gusto kong ipaalam sa inyo na yung pera na binabayad ninyo, natin, sa buwis, napupunta sa hinayupak na to. Hindi po tayo ang may sabi niyan. Si Senator Amy Marcos na di umano 400 million allotted budget para sa social media striker na tulad ng mga hayop na to. Biruin mo ha, ikaw, gigising ka na maaga. Gigising ka na maaga. Magluluto ka ng pagkain mo, almusal mo, magluluto ka ng pagkain, babaunin mo sa trabaho. Makikipagbalyahan ka sa mga tao para makasakay sa jeep, makasakay sa bus, para hindi ka malate sa trabaho mo. Pawis-pawis, butil-butil ang pawis mo. Ha? Papasok pa lang sa trabaho. Tapos, yung pinaghirapan mo, susweldo ka, pagkasweldo mo, automatic, kaltas sa tax mo. Kaltas sa sweldo mo, yung tax na ibabayad mo sa gobyerno na mapupunta lang sa mga hinayupak na to. Matutuwa tayo? Mga kababayan, gumising tayo. Walang patutunguhan ng bansang ito kung ganito yung nangyayari. Wala daw pera gobyerno, di ba? Pero, may pambayad sa mga ganitong vlogger. Nanay Morning Dew, hello, magandang gabi po. Tuloy. Political beliefs natin, iba't iba sa isa't isa. It's fine. It's okay. Pilipino naman tayo. Putang ina mo, hindi ka Pilipino. Pilipino ka? Sige, mamaya. Pilipino ka. Bakit niya, eto, real talk ka. Wala akong, again, bayad ako. Pero pang ilang beses niya sinabi yan? Apat na beses na. Ay, lima. Limang beses niya sinabi na bayad siya. Oo. Again, bayad ako. Pero, bakit nyo pipigilan magsalita ang tao na may gustong sabihin? Sino ba nagpipigil sa'yo? Sino ba pumipigil sa'yo? Gago ka ba? Putang ingay mo nga eh. Oo. Tangin na mo ka. Sino ba pumipigil sa'yo? Ang daldal mo nga eh. Kung may pumipigil sa'yo, di ka na sana nakakapagsalitang hayop ka. Tsaka isa pa, hindi ka Pilipino, hayop ka. Hindi ka pure Pilipino. Ang apelyado mo, di ba, Warna Kulihua? Kulahiwa? Di ba? May Pilipino bang Warna Kulahiwa ang apelyado? Hindi ito tunay na Pilipino. Dahil ang tunay na Pilipino, mga kababayan, ang tunay na Pilipino, hindi wawalang hiyain ang kapwa niya Pilipino. Ito, winawalang hiya niya ang kapwa niya Pilipino eh. Wala siyang pakialam, basta siya ay bayad. Yun ang katotohanan. Huwag kang magkunyaring Pilipino. Marahil may konting dugo na nananalaytay dyan sa pagka-Pilipino
ha, sa ugat mo, may konti, siguro. Kasi itsura mo palang hindi na Pilipino to eh. Eh lalo na yung pagkatao mo, hindi talaga pang-Pilipino, kundi pandemonyo eh. Pilipino ka, sabi mo. Tigil-tigilan mo kami. Mm. Sana yon. Pilipino ka, sabi mo. Wait lang. Ano ba sabi dito? O, eto, search. Mark Jason Warnakolehiwa. Ayan, o. Ayan, Mark Warnakolehiwa. YouTube star. Nakalagay dito, birthday, October 26, 1991. Public document to, ha. Tanga ka, ha. O, birth sign, Scorpio. Birthplace, Sri Lanka. Oh, eh, Sri Lanka, ayan o. Oh. Ayan o, oh, di ba? Sri Lanka yan. Oh. Age, 32 years old. Sabi mo kanina, 32 years old ka. Ayan o, oh, tama, 32 years old. Oh. About, description mo. Basahin ko. Sri Lankan YouTuber star famous for posting vlog, sports content and competitions between YouTubers. His Makagago WhatsApp Man channel has gained 2.8 million subscribers and 180 million views. Before fame, he began posting YouTube on December 21, 2012. Trivia, he posts selfies and posts family's friends and Makagago on Instagram page which gained 90,000 followers. Oh, wala na tayong pakialam sa pamilya niya, sa asawa. Wala namang kasalanan yung asawa niya eh. Ah. Oh. Sri Lankan famous YouTuber. Sri Lankan ka dito. Sa Sri Lanka ka pinanganak. Tapos sasabihin mo Pilipino ka, 'di ba? Oh, alam niyo kung bakit wala siyang pakialam sa pera niyo? Kahit sa kaba ng bayan pa, sa kaba ng bayan pa galing ang pinag ibinabayad sa kanya, wala siyang pakialam. Kasi ano naman pakialam nila sa iyo? Oh. Ano naman pakialam niya sa atin? Basta ang importante sa kanya magkapera siya. Eh hindi nga Pilipino eh. Oh, nakalagay yun. Oh, nakalagay dito. Oh, ano ba ang website to? Naganap ako eh. Ito lang, ito lumitaw. Hmm. Birthplace is Sri Lanka. Ayan, nakabaliktad lang. Ayan oh. Oh, Sri Lanka yan, di ba? Oh, 32 years old. Oh, Scorpio. Ano to? October 26, 1991. Oh, Sri Lankan. Basahin nyo na lang. Ayan o. Oh. Screenshot nyo. Tapos baliktarin nyo na lang. Ba't baliktad nga pala? Oh. So, hindi ka Pilipino, toy. Huwag kami yung pinaglululo ko. Oh. Diba? Wala ito. Sablay ito, mga babayan. Huwag ka mag-guni ng Pilipino. Marahil may yung nanay mo Pilipina, pero wala. Oo. Bakit? What's the point? Ano pa at itong bansang ito ay may freedom of speech, republic. Tangina mo, republic. Republic? Gago. Democratic, hindi republic, bobo. Hindi naman to communism. So bakit tayo, bakit hindi ko pwede sabihin yung gusto kong naiisip ko? Bakit? Oh. Bakit nyo ako pipigilan? O kaya yung... Alam mo kung bakit? Kasi alam namin bayad ka. Alam namin na kung ano ang inuuto sa'yo, yun ang sasabihin mo. Di ba? Ganun lang yun, kadali. Oo. Pero walang pumipigil sa'yo. Walang pumipigil sa'yo, binabara ka lang. Binabara ka lang. Kasi ikaw na mismo nagsabi, bayad ka. Pagbayad ang isang tao, kung ano, kaya ka binabayaran dahil doon sa mga sasabihin mo. O, saan magagaling sasabihin mo? O, hindi doon sa nagbayad sa'yo, gago. Di ba? O. Iba, eh gusto ko to eh. O. Ito yung gusto kong sabihin in regards ano? Of the politics dito in Philippines. O. Na sa tingin ko, mali to, sa tingin ko, mali to, sa tingin ko, tama to, di ba? Wala kang karapatan, di ka nga Pilipino eh. Di ba? Uwi ka na doon sa inyo. Sri Lankan ka daw dito. Oh, ayan oh, nakalagay dito. Sri Lankan ka daw eh. Oh, so kung ganun pala, wala kang karapatan dito sa Pilipinas. Marahil yung nanay mo siguro Pilipina, pero nakalagay dito Sri Lankan YouTube star. Sri Lankan ka daw eh. Oh, paano ba 'yan?
Nakikisaw-kasaw ka ng politika sa Pilipinas, Sri Lankan ka pala. Alam mo yun? Oo. Pwede tayo mag-usap, magkwentuhan. Oo. Actually, yun hindi niya mag-gets eh. Utang ina. Ito naman na ano, sumausaw pa oh. Wala namang magandang sasabihin. Kasi nag-focus ka. Oo. Yung sinabi mo dito, yung i-debunk niya, actually siya yung madi-debunk kasi may mga articles talaga. Wala, sunog ka kay Banat Bay. Sunog kayo. Sunog kayo. Maniwala kayo. Kayo lang nagsasabi. Oo. Inaano nyo lang yung sarili nyo. Oo. Parang kinukomfort nyo na lang yung sarili nyo. Pero sa totoong buhay, sunog kayo kay Banat Bay. Hindi, boss kayo. Yung sinasabi ko, puro article yan. Article, wag mo kaming gaguhin. Hindi yan article, script yan. Dito yan ang galing, oh. Eto, pakita ko sa iyo, gago, ha? Ah. Yung mga script nyo ginagawa, dito nang gagaling. Ah, nasa na yon. Sa totoo lang, extreme. Ah. One day ago, kibuloy. Ah, ayan ha. Ah, sa totoo lang, extreme. One day ago, kibuloy, Duterte, Sara, Bato de la Rosa, Bongo, binabanatan yung Robin Padilla. Okay? O eto, oh, yung pinakauna mong banat eh, yung sinagot ka ni Banat Bay, eto yun oh. Sana yun. Oh, eto diba? Oh, eto yun oh, yung sinasabi mong tatlong demonyo. Eto yan oh. Oh, tatlong demonyo. Tinapik mo yan. Pero before, prior to that, Basti Duterte. Ayan oh. Basti Duterte. Oh, ayan, Basti Duterte. Ah. Unang binanatan mo si Basti Duterte, 'di ba? Binanatan din kita. Oh. Pagkatapos nito, ano sumunod? Oh, ayan na. Nung sumunod, Amy Marcos, 'di ba? Sinabi ko kanina, Amy Marcos binabanatan nyo. Ayan. Pagkatapos, eto na ngayon. Yung tatlong demonyo, sabi mo, kinontent mo 'to eh. Doon nga sumagot si Banat Bay eh. Ayan oh. Yung description dito sa mga picture, parehas na parehas doon sa mga pinagsasabi mo. Ngayon, may bago kayo. Ah, eto na. Kibuloy. Ah, Kibuloy, Sara Duterte. Yan. Sara Duterte. Tapos eto, Bato de la Rosa. Dinamay nyo na. Si Bato de la Rosa. Ano to? Dito nang gagaling yan. Sa totoo lang, extreme. Diyan ang gagaling. Ah, yung script nyo. Hindi article yan, bobo. Hindi article. Correct. Ah. Sumasakay din tong isa. Pakita mo yung article kung mayroon. Walang labis, walang kulang. Galing sa news lahat. News? News ba to? News ba to? Gago? News to? Ha? News to? Eto? News yan? News yan? Diba? Yan yung mga binabanatan yung politiko. Duterte lang yan. Duterte lahat yan. Diyan kayo kumukuha. Ang sabi sa akin, dito kayo titingin kung ano ang itatopic nyo. Diba? Dito kayo titingin sa page na to. Kaya wag mo kaming ululin. Yan yung hindi siya mauubra eh. Kaya hindi siya uubra. Kasi hindi nga uubra eh. Sunog ka na nga eh. Sunog na nga kayo eh. Hindi siya makapuntos kasi I can provide the articles right now. Okay, pakita mo. Meron. Lahat. Minsan niya, boss kayo, binabasa ko pa lahat eh. Binabasa ko yung buong article. So, wala. Hindi naman ako ang nagsabi, kundi yung journalist. Ulul. Oo. Journalist. So, nagko-comment lang ako, opinion ko bilang dun sa article niya, walang dagdag, walang kulang. Wow, walang dagdag, walang kulang. Eto, tanungin kita. Saan mo nakitang article yung sinasabi mong laging late si Basti Duterte? Ipatingin mo sa amin yung article na binabasa mo na sinasabi mo doon na laging late si Basti Duterte. Ipakita mo din sa amin yung article na sinasabi mo na hinarang ng Davao City yung tulong na ipinamimigay ni Romualdez. Okay? At sabihin mo rin sa amin, ipakita mo rin yung article na sinasabi mo na may mga matatandang nakapila doon at wala doon si Basti Duterte.
Ipakita mo sa amin yon para maniwala kami sa'yo. Sakto lang, yun lang. That's it. Kasi tinuruan naman kami. Oh. Na huwag kayong lalag. Oh, tinuruan siya. Oh. So, ibig sabihin, pag tinuruan ka, kung ano yung sasabihin nila, kung ano yung sasabihin nila, yun ang sasabihin mo. Yun ang ibig sabihin ng tinuruan ka. Pa sa article. Yun, tama, tama. Kaya sabi ko sa kanya, bigyan ka ng tip, insider's information. Itong mga to, pag umatake... Putang ina, huwag ka nang sabat ng sabat. Pagsalitain mo to, si ano, makagago. Itong mga to, synchronization at may basihan. Basihan. Binabanatan niya dito si Banat Bay. Kasi si Banat Bay daw, tira ng tira ng mga ano, ng mga politiko o kung sino-sinong personalidad para lang sa wala daw. Nire-risk yung ano, nire-risk yung buhay sa pagtira sa mga politiko nang walang napapala. Eh, ano magagawa mo? Ano magagawa mo kung yun ang gustong gawin? Ano magagawa mo? Ha? Kung talagang totoo nagmamahal sa bayan, ano magagawa mo kung talagang gustong tumulong para mapaunlad sa Pilipinas? Kasi kayo, wala kayong tulong. Salot nga kayo eh, perwisyo pa kayo eh. Kasi yung gagastos sinasara sa mga Pilipino, binibigay pa sa inyo. Diba? Superhero ng ano? Superhero ng taon? What the fuck? Imposible ba? Putangina. Hindi imposible yun. Imposible lang yun sa mga mukhang perang katulad nyo. Doon lang magiging posible yon. Kasi kami dito, real talk, ha? Salita kami ng salita, wala nagbabayad sa amin. So, hindi imposible yon, makagago. Imposible lang yon sa katulad mo na naswapang sa pera. Oo. Boss Kai, yan imposible. Diba? Sige. Hindi bayaran. Hindi, baka naman hindi talaga siya bayaran. Boss. Oh, tapos sabay ngayon, babawi ka. Babawi ka na baka hindi na babayaran. Kasuhan mo nga to, Banat Bay. Oh. Kasuhan mo nga to. May pera ka naman eh. Kasuhan. Oh, sabihin nyo si Banat Bay, kasuhan ito. Malay mo, baka talagang ano, talagang sa puso niya nagbabaga para sa ano, Pilipinas. Oh. Di ba? So hindi sila talaga naniniwala na para sa bayan si Banat Bay. Hindi sila naniniwala na mayroon talagang mga vlogger na para sa bayan. Oo. Kasi nga, imposible sa kanila yon. Kasi hindi mangyayari sa kanila yon kasi mukha silang pera. Di ba? Oo. Hindi nila gagawin yon. Hindi sila gagawa ng isang bagay na hindi sila pwede, na hindi sila mababayaran. Di ba? Kaya nga tumatawa sila. Baka nagbabaga talaga yung puso niya para sa kauulad ng Pilipinas. Kaya baliwala na lang yung mga sinasabi niya, puro kasinungalingan na lang. Diba? Putang ina, yung hindi pa bayad, yun ang magsisinungaling. Putang ina, baliw talaga to. Kasi alam mo ba, tingnan mo dito sa laban yung dalawa, mas lumalabas na kayo na ikaw pa yung superhero kahit bayad ka. Ay, wow! Putang inang tong, hindi ko alam kung anong utak, may utak, itong kausap niya, kung may utak, di ba? Bayad nga eh. Bayad, tapos, tatawagin mong superhero? Anong superhero yon? Ano tawag? Kasi nagsasabi lang ng totoo ako. Yun nga eh. Nagsasabi daw siya ng totoo. O yun nga eh, nagsasabi lang ako ng totoo. Eh, putang ina mo. Kung magsasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan magbabayad, oy. Diba? Oh. Binabayaran na pala ngayon yung pagsasabi ng totoo. Wow. Okay, sana all. Oh. Kung binabayaran pala ngayon yung pagsasabi ng totoo, putang ina, milyonaryo na tayo. Oh. Oh. Kaya lang, hindi tayo yung milyonaryo eh. Itong mga bayaran ang naging milyonaryo. Oh. Diba? Yun nga eh. Oh. Tapos siya pa ngayon yung sinasabi niyang hindi siya bayad, siya pa yung nagmumukhang, ba't ka nagsisinungaling? Oo. Di ba? Oo. Meron naman eh. Hindi, boss kayo. Ito lang kasi yan. Ano? Wala namang problema kung aamin ka na bayad ka because everybody needs that. Yeah. Hindi everybody. Ikaw lang yun. Ikaw lang yun. Hindi everybody. Kasi kami, ha? Hindi kami bayad. Okay. Oh. Ano ka tanga? Oh. Oh. At saka, alam mo talaga yung labanan nyo. Kaya nga sabi ko,
O pares naman sablay yung pinangano nyo, okay lang yan. Sa argumento tayo. Diba? Sige, tuloy mo pa. Wala, Boss Cayo. I don't believe. Eh, this guy, isipin mo, Boss Cayo. Uulitin ko sa mga tao. Wala akong pakialam political belief. Iba-iba tayo. It's fine. Pero magtotropa tayo. Ah, tandaan nyo yan. Hoy, hindi ka namin tropa. walang gusto makitropa sa'yo. Yung mga tropa mo nga dati, galit na sa'yo eh. Ayaw namin makitropa sa'yo. Please. Please lang. Oh. Wala yan. Iba-iba political belief, but mahal na mahal natin isa't isa at tayo. Hindi ka namin mahal. Paano ka namin mahalin? Eh, pangalan mo palang gago na. Ito ay mga Pilipino lang. Real talk yan. Ano ba naman yan? Wala yan. Politika-politika lang. Wala nang iba. Pero, eto legit. Papaano, eto example ah. Totoo din naman to eh. Bakit ayaw nyo na ayaw nyong hayaan ang ating administrasyon? Ito, Paano mo hahayaan? Paano mo hahayaan kung lahat ng ginagawa puro kapalpakan? Paano mo hahayaan kung lahat ng sinasabi ang nangyayari kabaliktaran? Alam mo ba sinasabi mo? Wala ito, sablay itong hayop na to. Sabi pa niya, mas nauna daw siya maging political vlogger kaysa kay Banat Bay. Kasi nga daw, dati muntik nang makuha yung passport niya dahil binanatan niya si Pinoy. Pero ngayon, pinoprotektahan niya. Pinoprotektahan niya ang administrasyon. So parang pinoproject niya yung sarili niya na pro-government. Oo. 'Di ba? Ini-encourage niya ang mga Pilipino na huwag banatan or huwag i-criticize ang mga Pilipino, ang gobyerno. 'Di ba? Pero ikaw din ang sumusunog sa mga sinasabi mo. Sabi mo, nung unang part ng iyong video, pinagtawanan mo si Banat Bay kasi mas nauna ka kamo na naging political vlogger kasi muntik na nga mawala yung passport mo dahil parang babawiin ng Philippine government dahil binanatan mo yung gobyerno ni Pinoy. Oo. Di sinunog mo yung sarili mong salita, 'di ba? Dahil ngayon, porke bayad ka diyan, pro-government ka na. Pero sa panahon ni Pinoy, anti-government ka. Tigilan mo kami. At may isa pang sinabi to. Ini-encourage daw ng mga DDS vlogger ang mga Pilipino na magalit sa administrasyon ni Marcos. Putang ina, walang ganun. Diba? Kanina sinabi mo na bakit ka pinipigilan, diba? Magsalita. Tapos sasabihin mo, pinipigilan ka namin magsalita. Tapos sasabihin mo ngayon na huwag kami magugulo, huwag kami magsasalita laban sa gobyerno. Alam ba talaga? Ulitin ko wala nang i-encourage na magalit ang taong bayan sa gobyerno. Nagagalit ang taong bayan dahil sa nakikitang ginagawa ng administrasyon na nagbabayad sa'yo. Sadyalan talaga na hindi maganda ang ginagawa nila ka ayaw ng tao. Diba? Kaya nga kinuha kayo eh. Kasi hindi kaya sa patas na laban. Hindi kayang pantayan. Kaya nga sinisira nyo. Kasi hindi nyo kayang pantayan. Diba? Alam mo, kung sino ang naguudyok na magalit sa gobyerno ng mga tao? Kayo mismo. Oo. Kayo mismo. Alam mo kung bakit? Dahil dyan sa pag-amin mo na ikaw ay bayad ng gobyerno, binabayaran ka para sirain ang mga Duterte, si Kibuloy at kung sino mang kritiko, dun pa lang, yun, trigger na yun na magagalit ang mga Pilipino sa administrasyon dahil yun ang nagbabayad sa'yo. Diba? Ikaw ang nag-i-encourage sa mga Pilipino na magalit sa gobyerno. Diba? Dahil inamin mo na binabayaran kanila. Hindi yung mga vlogger ang nag-i-encourage na magalit. Di kami ang nag-i-encourage na magalit sa gobyerno. Ngayon, sa ginawa mong yan, ikaw ang nag-i-encourage sa mga tao na magalit dahil binabayaran ka, umamin ka, gago.
biruin mo ah, yung pera na mga Pilipino yung unang binabayan sa'yo. Ilan ba kayo? Ang dami nyo, di ba? So ngayon, dahil umamin ka na, eh, baka mahiya naman yung mga amo mo. Baka naman itigil na yung pagbabayad sa inyo dahil nilaglag mo eh, oh. Oh. Sa pag-amin mo na yan, pag-amin mo na yan, trigger na yan na magagalit ang mga Pilipino sa kung sino man ang nagbabayad sa iyo. Kaya tuloy natin basta ang video na ito. Oh. Pero sa sarili ko lang, moral lang ba? Script. Moral lang. Tsaka wala kang script. Oh, walang script dito. Oh, inaamin nila eh. Sila na mismo ang nagbubuking or kumukontra sa mga sinasabi nila. Kanina, sinasabi niya article, pero totoo script yon. And dito, oh, wala daw siyang script dito ngayon. Walang script, hindi siya bayad dito ngayon. Pero doon sa TikTok, may script siya, pero at bayad siya. Oh. Wala. Oy, J.G. Barra, magandang gabi. Kamote Moto, hello. Sarili ko, Puskay, wala akong binabasa, wala kahit ano. Legit, bakit ayaw niyong hayaan magtrabaho yung taong may kontrata hanggang 2028? Hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo kasi naiintindihan, putang ina mo ka. Pag nagdebate tayo tungkol sa politika, akakain ka sa akin ng alikabo, kahit ako lang. Kahit hindi pa si Banat Bay. Eh wala ka namang alam sa politika, boy. Ano pa yon? Ninoy Aquino, 19 kopong-kopong. Oh, di ba? 10 years ago? 8 years ago? Wala na, luma na yun. Oh. Bakit laging may gulo? Ang gulo. Ulitin mo, ang gulo. Eh, kayo nagpapagulo. Ang gulo na nga ng sitwasyon ng bansa natin. Oh. Ang gulo. Huwag ka makikibansa natin. Putang ina mo ka. Oh, ano nakalagay dito? Huwag kang makikibansa natin. Hindi ka Pilipino. Oo. Oh, ipakita ko ulit sa iyo, ha. Oh, ayan. Ano to? Boost. Oh, ayan ulit, oh. Jason. Mark, war na ko lahiwa. Oh. Nakalagay dito, birthday, October 26, 1991. Birth sign, Scorpio. Birthplace, Sri Lanka. About info, Sri Lankan YouTube star famous for posting vlogs. O, Sri Lankan ka, boy. Oo, huwag ka makikiamin sa Pilipinas. Gulo ng lahat, ang daming ganap. Bakit ayaw na lang nilang patapusin 2028? Doon na lang tayo magkagulo. Hindi. Ganito yan kasi, ikaw makagago, may pera ka. Oo. May pera ka. Kaya mo, ang pangit mo. May pera ka, pero ang pangit mo. Ganito kasi yan, ikaw may pera ka. Eh, papaano naman? Ha? Papaano naman yung mga ordinaryong Pilipino na hindi kasing yaman mo? Diba? Paano yung mga Pilipino na hindi kayang bumili ng 70 pesos na bigas at 300 pesos na galunggong at hindi makabili ng 60 o 70 pesos na gasolina? Buti sa'yo eh, madaling sabihin yan. Madali para sa iyo na sabihin 'yan dahil ikaw bayad ka nga eh. Putang ina mo ka eh. Bayad ka. E paano yung hindi binabayaran? Paano yung hindi binabayaran na gumagastos araw-araw, gumagastos ng gasolina, gumagastos ng bigas, gumagastos ng ulam? Oh. 'Di ba? Huwag kang tanga. Huwag mong itutulad yung lahat ng Pilipino sa iyo dahil ikaw marami ka ng pera at bukod sa marami ka ng pera, bayad ka pa. Oo. Kaya madaling sabihin sa madali mong masasabi yan. 'Di ba? Pamilya yung leader, ganun. Oh. 'Di ba? Oh. Kasi bakit kailangan yung magkagulo-gulo, for what, man? Kayo ang nagpapagulo. Oo. Talungin mo yung mga amo mo. Oo. Ano ginawa ng amo mo? PI palihim. Ah. Oh. Ano ginawa ng mga amo mo? Ano ginawa ng mga amo mo? Nag-i-insert ng pera kung saan-saan. Oh, wala tayong pinapangalanan, ha? Pero alam na natin kung sino yan. Oh, doon hindi ka nagagalit. Kasi nga, doon ka nakikinabang. Sa pangangawat, doon ka nakikinabang. Oh. Wala naman. Tangina. Mayaman naman din sila. Sino mayaman? Hindi lahat ng tao, lahat ng Pilipino mayaman. Bobo. I'm with you on that. I'm with you on that, putang ina mo, Kren.
Sabat ka lang sabat, wala namang kwenta yung pinagsasabi mo. Walang laman. Come on, man. Ano ba yan? Mga kababayan. Biruin mo, ang yabang pa niya. Ang yabang pa niya. Ipinangangalanda ka niya, proud pa siya na bayan siya. Mga kababayan, gusto niyo ba malaman kung sino ang amo nito? Gusto niyo ba malaman kung sino nagbabayad sa mga hinayupak na ito? Ito yung dating topic natin, yung previous topic natin, yung pinakita ko kanina, kadugtong nun. Kayo na po ang bahalang umusga. Panoorin natin. Naaalala niyo ba nung isang araw sinabi ko sa inyo na ang dinig-dinig, ang lumalabas ng mga usap-usapan na naririnig natin, ngayong linggo, si Baste Duterte bibirahin nila ng bibirahin. Tapos next week, bibirahin nila ng bibirahin si VP Sara. Tapos next week, Amy Marcos naman. Salit-salitan lang yan. Pero ngayon, ang topic nila ay si Baste Duterte at ang argumento nila, tanghali na daw. Lagi daw late si Baste Duterte. At yan din ang sinasabi ni Ninyo Barsaga na ririnig ko doon sa piniplay na video ni Jay Guevara. Halatang-halatang mga galawan, mga bossing. Tuloy. Kapon siya nandun. Sa hapon, Mayor, wala na pong mga kapuntang para humingi ng tulong nyo sa inyo. Galing, ha? Mga matatanda po, yan pong mga yan ay gumagawa. Eh, paano mo nalang matanda? Nandito ko sa Maynila, Davao. Ipakita mo kasi, a words without a proof is tambaloslos, bangag. Magalaw sa umaga, hindi po gumagalaw yan sa hapon o gabi. Sana, Mayor, ano? Ayun. Mas maging maayos ang inyong pamamalakad. Sana napanood mo yung live ko kagabi. Sana napanood mo yung live ko kagabi para nakita mo kung gaano kaayos ang Dabaw. Putang ina, lahat na walang alam talaga ito. Sana maayos din ang pamamalakad sa Leyte. Sana maayos din ang pamamalakad sa Leyte, no? Yung, ano mo sasabihin nito? Minamahal na Romualdez ba? Yung bayan. Alam nyo kung bakit? Kasi umiiyak na ang inyong mga constituent. Gustong-gusto nila ng tulong. Lalo na yung mga nabagyo hanggang ngayon gutom. Gutom? At lalong-lalo na yung tulong ng mahal natin na si Romualdez. Tapos na ang usapan. Patay na! Oo, banatan nyo muna. Banatan nyo muna tapos i-insert nyo sa bandang gitna yung mahal naming Romualdez, ha? Anong ginagawa nyo? Hindi sinusubukan yung harangan. Alin? Harangin. Sige. Ang mga tulong niya. Sige. Para lang hindi malaman ng mga constituents nyo na galing sa mahal na Romualdez ang mga kinakain nila, ang mga goods nila. Wow. Nakakaiyak. Nakakaiyak talaga yan. Nakakaiyak talaga yan yung pinapakain mo sa anak mo galing sa pangangawat. Diba? So yun mga kababayan. So nakita nyo, halatang halata po na may binabasa, diba? Nagkakautal-utal pa nga siya eh, kasi madilim eh. Sabi ko nga sa kanya dyan, medyo liwanagan yung brightness ng cellphone para mabasa niya maayos. Diba? Wala, hindi ata niliwanagan, kaya ayun. Di ba? So, pero doon mga kababayan, wala po akong sinasabing si Romualdez po yung nagbabayad sa kanya, ha? Wala po akong sinabi na si Romualdez po ang nagbabayad sa kanila. Ang naralig po lang natin doon, sinisiraan niya yung mga Duterte, pero pinupuri po niya si Romualdez. At sa dulo pa niyan, binupuri pa niya si Marcos Jr., si Lisa Araneta. So, pero wala po akong sinabi na si Romualdez ang nagbabayad sa kanya. Diba?
Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung may kaugnayan po yung sinasabi niya dyan. Ha? Basta ako, pinarinig ko lang ho sa inyo yung mga sinasabi niya na, ayun, mahal na Romualdez, ganun. Tapos sinisiraan po yung mga Duterte, ganun. Oh, yun lang po ah. Wala po ako sinasabing, ano ah, na si Romualdez po ang nagbabayad sa kanila. Hmm. Ha? Wala po ako sinasabing ganun. At anyway, maalala ko pa, founding anniversary pa na ng ano ngayon, ng Armed Forces of the Philippines, no? Oh, Armed Forces of the Philippines, founding anniversary. Okay? O, sa mga magigiting nating uniform personnel, okay, salute po sa inyo. Saludo po sa mga kagitingan ninyo sa pagmamalasakit niyo sa bayan at sa pagsasakripisyo niyo po sa ating bayan. Okay? Pero curious lang ako, no? Ano kaya ang magiging reaction ng mga magigiting nating armed forces, mga uniform personnel, pag malaman nila na may mga ganito, no? Mga ganito, nagbabayad ng vloggers para siraan ng mga politiko, di ba? Ano kaya magiging ano? Magiging reaction ng mga armed forces of the Philippines natin pag nalaman nila na may ganito. Biruin mo ha. Oh, yung AFP, binabawasan pa ng sweldo dahil wala daw pondo yung gobyerno, di ba? Pero may pambayad sila sa mga bayarang vlogger tulad ni Makagago. Di ba? Parang niloloko at ate yung mga tayo nito, mga sir, mga ma'am. Oo. Tayo po, nagpapakahirap tayo, lumalaban ho tayo ng patas para kumita ng pera, makapili tayo ng mga pangangailangan natin. Oh. Oh. So, nagpapakahirap po tayo. Pero itong mga to, naninira lang puta, limpak-limpak na pera na. Oo. Malaki eh. Malaki daw. Malaki daw talaga. Oh. Siya nga po yung highest paid vlogger eh. Mm-hmm. Oh. So, yan po mga kababayan. Kayong mga militar, kayong mga armed forces of the Philippines, uniform personnel. Diba? Kayo po, literal na nasa hukay ang kabilang paan nyo kasi, diba, sa trabaho nyo. Pero itong mga to, anak ng puta, magsasalita lang sa mikropono, maninira lang ng politika, maninira lang ng politiko, pero limpak-limpak na sa lapi ang kinikita. Eh, kami po mga ordinaryong Pilipino, hindi po kami papayag doon. Eh, kayo po kaya, na mga Armed Forces of the Philippines, uniform personnel, papayag po ba kayo sa mga ganon? Oh, kasi kami po, na nagbabayad po kami ng tax, hindi po kami babayad na mapupunta lang dito sa mga putang inanto yung tax na binabayad po namin. Diba? Oh, kayo po, eh, baka po, may masasuggest kayo sa nangyayari dito sa bansa natin. Mm. Babawasan kayo ng sweldo, di ba? Kakaltasan kayo para doon sa retirement ninyo. At the same time, kami rin nagbabayad ng buwis. Pero putang ina, napupunta lang dito sa mga hayop na to. Nagpapakahirap tayo, lumalaban tayo ng patas. Di ba? Oh. Tapos gagawa lang sila ng paninirang video. Aba, sweldo na. Pasweldo ng gobyerno. Di ba? Mm. Oh. Di ba? At ang masama pa po niyan, mga ma'am, mga sir, sinisiraan po nila yung mga matitinong politiko na alam ko, na alam nyo, na mahal po yung hanay ninyo. Hanay ng military, mga sundalo, mahal na mahal po nila yung hanay ninyo. Walang iba kundi ang mga Duterte. Sila po ang sinisiraan ng mga hayop na to. Na umamin po na binabayaran po sila ng kung sino man Poncho Pilato, na alam na po natin kung sino, huwag na tayo magbabanggit ng pangalan. Ah. Oh. 'Di ba? Walang iba kundi ito, mga Duterte tinitira nila. Mm. Ang ganda ng sweldo nila. Oh, etong mga vlogger matindi. Daan-daan libo ha, ang sweldo. Pero kayo ho, na nandiyan sa bundok, kayo nakikipaglaban sa mga kriminal, sa mga terorista, babawasan pa. Bakit? Para ipambayad dito sa kanila. 'Di ba? Mm. At yung mga Duterte pinapahalagahan ho. Oo. Yung mga Duterte, pinapahalagahan ho at tawag dito, pinapasalamatan yung kabayanihan ninyo. Diba? Oo. Pinapahalagahan ng mga Duterte, hindi binabaliwala yung mga ambag nyo sa bayan. Mahal kayo ng mga Duterte. Tapos sinisiraan lang nito para binabayaran ng mga ito para siraan ng mga Duterte na nagmamahal ho sa inyo. At ngayon po, bilang pasasalamat sa pagdiriwang ng inyong anibersaryo, ipinapaabot po namin 10 ng mga nanonood, mga subscriber ng channel na ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong serbisyo,
sa inyong pagmamalasakit sa ating bayan, sakripisyo sa ating bansa. Kasama po ang ating mahal na Vice Presidente, kami po ay bumabati sa inyo ng happy founding anniversary. Ito po, ha? Wait lang. Assalamualaikum. I thank you muna kay Jem Aris for good evening, Sir MJ, Solid DDS, dalong lumalakas at dumadami. Thank you ha. Thank you sa pa-member. Congratulations to the Philippine Army on your 127th founding anniversary. The theme, Matatag na Hukbong Katihan para sa Bagong Pilipinas, manifests the bravery, dedication, and strength of your service to our nation. It resonates deeply with our strong commitment to enhancing the capabilities and readiness of our armed forces towards the attainment of our shared aspirations and common destiny. Your professionalism and resilience amidst internal and external challenges solidify our position in the global security arena and ensure the security of every Filipino. Ang inyong serbisyo at sakripisyo ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa sambayanang Pilipino. Patuloy sana nating itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran para sa ating mga mamamayan. Bilang inyong Vice Presidente at kalihim ng kagawaran ng edukasyon, kaisa ninyo ako sa patuloy na pagpapatibay ng ating hukbong katihan. Patuloy kong susuportahan ang ating mga programang naglalayong palakasin ang ating depensa at tiyakin ang seguridad ng ating Estado. Tayo ay magkaisa tungo sa mas matatag na hukbong katihan na handang harapin ang mga hamon sa hinaharap at pangalagaan ang kasarinlan at integridad ng ating teritoryo. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Ah, di ba? Ah, mga magigiting po namin. Magigiting na Armed Forces of the Philippines. Yan po, si BP Sara Duterte ay isa po sa mga sinisiraan o gustong pabagsakin ng mga bayarang vlogger na ito. Si BP Sara po ay talagang sumusuporta po sa inyo, AFP, Armed Forces of the Philippines and all uniformed personnel. Pero may mga binabayaran pong vlogger. Kami po ay nagsusumbong sa inyo. Kami po ay nagsusumbong sa inyo kasi wala po kami masumbungan. Magsusumbong kami sa inyo, mga sir, mga ma'am, Armed Forces of the Philippines, dahil hindi na po namin nagugustuhan yung nangyayari. Ayan po, umami na po eh. Yung isang vlogger po, paulit-ulitin ko. Mga sir, mga ma'am, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Yung isang vlogger po, umami na na siya po ay binabayaran para siraan si BP Sara Duterte. At itong vlogger po ito ay nag-i-encourage na huwag i-criticize ang gobyerno sa ilalim ng demokratikong bansa. Okay? Huwag daw, nag-i-encourage siya na huwag i-criticize ang gobyerno pero kinikriticize niya at binabalahura nila ang Vice Presidente na kabilang sa administrasyon na ito. So, ito po mga sir, mga ma'am, ay isang uri po ng kawalang hiyaan dito sa ating bansa. Kayo na po ang bahala kung ano man po ang inyong saloobin. Sana po ay makita po namin dahil hindi na po talaga maganda ang nangyayari. Okay? Kami po ay nagsusumbong sa inyo kasama ng mga nanonood dito na mahigit 1,000 at magiging 20,000 pa yan sa bukas sa mga magre-replay. Kami po ay nagsusumbong sa inyo, mga sir, mga ma'am, Armed Forces of the Philippines, na hindi po namin nagugustuhan at hindi na po namin nauunawaan ang nangyayari sa ating bansa. Pero inyo po,
may mga vlogger na binabayaran para manira ng matino at nagtatrabahong lingkod bayan. Na mahal po kayo ng mga Armed Forces of the Philippines at inaalagaan po kayo, pinasasalamatan at laging ginagabayan. Di ba? So thank you kay Bimbo Hernandez. And once again, happy founding anniversary po sa inyo, Armed Forces of the Philippines. At nawa po ay tayo po ay ang bansa po natin ay maging matiwasay sa mga susunod na panahon. Okay? So kayo po ang masasandalan namin, kayo po ang kakampi namin, kayo po ang sasandalan namin. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Happy founding anniversary. Salamat po sa inyong serbisyo sa ating bansa. Okay? So sabi ni ano, sino ba yung nagsabi kanina? Pre-private na ba? Pre-private na ba yung ano? Wait lang. Oh, ipa-private na yun. Baka inutusan na ng boss. Wait lang. Pinagalitan na yun. Oo. Napanood na yun yung ano ni Banat Bay. Oh, sabi ni ano, Angela Mahiro, reservist yan si Inday. May rango yan. Oh, colonel yan si BP Inday. Oh. Okay, Jim Aris, ikaw na po BP Inday, ang silent president namin. Oh, 'di ba? Oh. Mabuhay Commander in Chief BP Sara, sabi ni Ems Lee. Oh. Tingnan ko nga kung pre-private na yung video. Oh. Wala na siyang magagawa, 'di ba? Download na 'yun eh. Ang dami na nag-download eh. Oh. Sabog kayo ngayon. Oh, sino sunog ngayon? Oh. Diba? Mga bobo kasi kayo eh. Oh. Binibitag lang kayo. Ayan, nakuha na namin yung gusto naming makuha. Inamin nyo na. Eh, yun lang naman talaga gusto namin eh. Aminin ninyo. Ha? Oh. Oh, wala na nga. Ay, wala na nga. Private na ni Kulukoy. Wait lang, ito ba yun? Wait lang. Wait lang ah. Ah. Wait lang. Ay, hindi pa. Hindi pa naka-private. Oo. Pero mga ilang araw pa, ipa-private na yan. Oo. Oo. Kasi nilaglag eh. Oo. Nilaglag yung ano eh. Nilaglag na yung boss nila eh. Oo. Binabayaran daw siya eh. Okay, but anyway, Nilda Sorina, I understand kung bakit high blood ka, MJ. Oh, hindi naman hindi mga high blood dito eh. Dapat lahat tayo ma-high blood dito. Di ba? Dahil pera po natin yan eh. Pera po natin yan. Mm. Anyway, eto. Wala, si BP Inday lang, Sara lang talaga nagmamahal dito sa armed forces natin. No, eto, yung Presidential Communication Office. Ayan o, nag-post kanina. Oh, imbis na batiin ang armed forces natin ng anniversary nila, inuutusan pa. Mm. Inuutusan pa at talagang pinufo. Ano ba to? Inuutusan po. Wala. BP Inday lang talaga. BP Inday lang ang nagmamahal sa armed forces natin. Wala. Ito. Founding anniversary, imbis na pasayahin, inuutusan pa. Sa mensahe, binigyang diin ng Pangulo ang pagiging handa sa mga ng mga sundalo sa anumang banta, 'di ba? May mga ganun pa eh. Binati mo na lang sana muna. Huwag ka na nag-utos, 'di ba? Oh. Nako po. Mm. Wala, ginagawa ho talaga kayong ano. Oh, ginagawa ho talaga kayong mga alipin nito. Kayong mga sundalo, ginagawa ho kayong alipin. Ay nako. But anyway, mga kababayan, inabot na naman po tayo ng oras ng ating pagtatapos ng ating live stream. Magkita-kita po tayo muli bukas. Maraming salamat, ha? Maraming salamat sa mga nag-like, sa mga nag-share, at syempre sa mga nanood ng live natin ngayong gabi. Alright? Sa mga nagpakulay, thank you so much. And once again, my name is Master Jason. Thank you. God bless you all. To God be the glory. Sa bansa isang diwa, doon lang po tayo sa tama. Master Judea, thank you so much. I love you all. Bye.